Hi, Julia. So, kamusta? Please tell us something about Asintado. Asintado, gaya nga po ng trailer, palaban na teleserye. Lahat ng characters may pinaglalaban, lahat may goals, lahat may inaasinta. It's a very nice story kasi lahat ng characters may pinagdaanan. Kaya hindi ganun kadali ang journey ng bawat isa. Hindi lang yung hindi lang sa aming apat, kundi lahat ng makapalibot sa amin. Ang sarap panoorin kasi papasa lahat ng angulo ng characters. Marami kang maaanong story. Ilang, kumbaga doon sa trailer, pinakita, ikaw yung may hawak ng barel, ikaw yung umaasinta, di ba? Parang ganyan. Ikaw ba personally, kumahawak ka ng barel? Yes, po. Ah, meron. Nag-aral ka dito. Nag-firing po ako eh, prior, bago pa mag-start tong Asintado. For preparation sa Asintado? Or prior talaga? Lang, personal ano, tapos nagkataon, dumating yung Asintado. Sa sakto. So, ikaw, asintado ka ba? Personally. Asintado ako. Nakaka-ano ka ba, bullseye? Kasi first time, nag-first po ako, natuwa yung nagtuturo sa akin. Sabi, kaya na sa marunong ka. First time mo ba? Ay, kung po first time ko, eh, hindi yata eh. Hindi, first time ko po talaga. So, yun. Medyo mahilig kasi, ever since sa bata ako sa mga arcade, feeling na akong bumarel. So, feeling ko nakatulong din na marunong akong tumarget. Alam ko kung saan dapat ihit. Naka-bullseye ka? Yes, mo. Naya lang ako po, kasi feeling kong yabang mo. Wow. Tell us something about yung role mo dito sa Asintado. Si Ana, isang babaeng palaban, totoo, pursigido, gaya nung sa trailer nga ako. Pero napaka mapagmahal na tao. And maalaga sa mga tao sa paligid niya, sa kaibigan, sa pamilya. So, nung dumating si Gael sa buhay niya, which is si Paolo, panibagong journey for her kasi sanay siyang nag-aalaga eh. Ano yung feeling na meron naman other part or may partner ka na mag-aalaga sa'yo. Mm-hmm. So, new journey sa buhay, pag-ibig ni Ana. And then, yun yung magiging ugat. Yung love story na yun, magiging ugat kung bakit gugulo rin ang buhay niya. Kung bakit maraming revelasyon. This is a reunion project with Paolo. After walang hanggan, ilang years? 5 years? 5 or 6 na po yata. So, how is it working super again? Biruan lang po kami na biruan na parang naalala mo noon, ganyan-ganyan. So, ngayon, masarap katrabaho siya kasi komportable na. Kasi nakatrabaho siya ng time sa sobrang mahiyain, sobrang hindi ko alam kung papaano ginaib niya ako noon. And then, now, ang sarap kasi alam na namin yung personality ng bawat isa. How do you compare, Paolo, dun sa walang hanggan dito? Naka-eksena mo ngayon dito. And how do you compare yung acting niya, yung pagiging sobrang personality niya? Sobrang laki ng growth ko talaga. Sobrang mamis ka sa kanya as an actor kasi tinitake niya talaga seriously lahat ng ginagawa niya. So, dati hindi. Joke lang. Serious naman siya. Pero ngayon, alam mo yung hindi siya naging kampante. Tinrabaho niya. Kaya kung sino man si Paolo ngayon, it's because of his hard work. Hindi, kumbaga compare before, hindi na kayo mas nahirapan ngayon kasi nakatrabaho na kayo. Hindi na. Mas nagbibiruan na po. Mas makulit na. Off-cam yung kulitan lang, yung kung ano-ano ng biruan. Tapos, isang ano yun na, uy, take na. Ay, okay po, sorry po. May gano'n na kami kasi comfortable. May aabangan din bang, sabi ko, tanong ko rin sa kanya, may aabangan bang medyo intimate scene? Kasi, of course, this is a love thing between you and Paolo. May aabangan bang intimate scene sa inyo ngayon din? Siguro yun yung isa sa mga dapat niyo pong abangan kasi bukod sa bagong ako, ano, marami pupuntahan yung story eh. Siyempre, kami yung first love, yung nagkaroon ng relationship. What if magkita kayo ulit after that wedding? Anong pakiramdam? Magbabalik ba yung feelings? Or mas magagalit ka ba? Ano yung magiging journey? So, yun yung, ayoko iskwile, pero mga dapat yung talaga. Eh, si Julia ba ngayon, gaano naka-daring pagdating sa, medyo nag-mature ka na ngayon, di ba? So, sa mga ibang mga teleserye mo, how do you compare this? Mas medyo, mas makikita bang medyo, mas mature? Siguro mas, ano, palabang Julia yung ngayon. May mga bagay na kapag kaya ko, and hindi naman labag sa paniniwala ko bilang babae or bilang tao, nag-yes na ako. Dati kasi mas maraming fear, mas marami pong takot. So, ngayon mas, yes, mas nag-yes na ako sa mga bagay na alam ko dapat at kailangan. Gaano palaban? I mean,
how far yung kaya mong ipakita dito? I mean, siguro may skin na rin bang ipapakita si Julia? Hindi naman sobrang skin. Siguro may mga bagay kasi hindi ako comfortable, especially sa pananamit. Mga ganito, grapo ako. Yung malayo sa real personality ko off-cam, kasi makikita nyo kahit na masusunod kung paano ko talaga manamit lang. Pero ito, gusto ko lang ipakita na ibang Julia, not because of bago na si Julia, kundi bago si Ana eh. Bagong character na pinaportray ko. So gusto ko ipakita sa tao na ito si Ana na magta-transition. Ana 2.0. Mm-hmm.